What's up, you guys? It's Yabu again. So today, guys, andito kami sa Tanay Rizal. Andito kami sa Martisem actually. Pero mamaya pa kami magbe-breakfast dahil ang Martisem ay open ang breakfast nila for 7 a.m. Actually, nakailang punta na kami dito sa Martisem. So ngayon, pupunta muna kami ng Gulod. Pag pupunta kayo dito, pwede nyong iwan yung kotse nyo dito. At pwede kayo mag-tricycle, iwan nyo yung sasakyan nyo dito, then mag-tricycle kayo doon. Kasi pag maglalakad kayo, na-try na kasi namin maglakad, mahirap maglakad. So kasama natin to, ang mga Dora Explorer. Kulang sila ngayon dahil busy ang iba. Medyo malamig yung panahon ngayon, guys. Maampas ang lamig ngayon kasi before nung pumunta kami, summer eh. So 6 o'clock, medyo hindi pa ganito kalamig. Ngayon parang need mo na ng jacket kasi siguro malapit na rin mag taglamig and tagulan na rin sa atin. Actually may vlog sana ako dito kaso na format yung aking memory. Nandun lahat ng mga video ko before. Actually nung pumunta kami dito, nagulat din ako kasi hindi ko alam na ganito pala siya kaganda talaga. Parang Tagaytay. Kung nalalayoan kayo sa Tagaytay, ito yung malapit na puntahan kung gusto nyo rin maranasan kagaya sa Tagaytay. So may mabibili din kayo dito mga prutas, mga mura din. Sa mga gilid-gilid lang and marami rin namang kainan dito. Hello, bossing! So, entrance pala nila dito, guys, is 50 pesos per person na yun. Pero pag kakain kayo dito, pwede nyo i-validate yun. Wala na kayong babayaran na entrance fee. So, gawin nyo na lang para mas sulit, kumain na lang kayo dito. Kasi pag ibabayad nyo yung entrance fee nyo, 50 pesos per head, di idagdag nyo na lang sa kakainin nyo. Kumain na lang kayo dito, mag-breakfast kayo. Then, pagka gusto nyo mag-lunch, puntahan nyo yung ibang lugar dito. Kasi maraming mga lugar na mapupuntahan. Hello. Hello. Oh? Pwede? Hello. Anong pangalan mo? Ano ba yun? Binibidyo ko kayo eh. Binibidyo kita eh. Lumaalis ka. Wala kasakop dito. Lugar na to. May pugon. So ayan po, dahil kami ang kauna-unahang bumisita ngayon dito sa Gulod, nag-breakfast muna ang mga kasama ko dito sa kanilang cute na kubo habang tanaw ang ganda ng kabundukan ng Tanay Rizal. Meron po silang inaalok dito na native brewed coffee at mga breakfast kagaya ng iba't ibang klase ng tapsilog. At dahil hindi pa sila nakakapamalengke dahil nga medyo napaaga ang dating namin dito sa lugar, egg with fried rice muna ang inalok sa amin. So hey there, guys! Andito na tayo sa Gulod mismo. This place is so peaceful place and it's a refreshing also dito sa lugar na to. Meron silang entrance fee dito. Ito yung parang entrance nila dito. So meron silang 120 na entrance fee. Meron pang fog ngayon dahil sobrang lamig actually ngayon. Malamig talaga. Medyo hindi ako nasanay ngayon kasi nung pagpunta na talaga namin is summer. So, gantong oras, 6 o'clock. Medyo mainit. Medyo mainit yung panahon. So, here, look. So, ayun guys, pupunta kayo dito. Siguro mga bare months kasi yun daw yung pinaka-best spot kung gusto nyong ma-witness yung sea of clouds. This is the best place, so refreshing. Ang dami mong makikita mga birds na iba-ibang kulay. Actually, may nakita ko kaninang mga blue. May kulay blue na ibon. Meron ding kulay dilaw at yung purple na ibon. Thank you.
So ngayon 7 o'clock na, medyo pawala na yung fog. Wala pa masyadong tao dito. Actually guys, ang puntahan talaga na araw dito is weekends. Kasi ang daming mga motoristang pumupunta dito, mga bikers. Actually pagka pumunta kayo dito ng Saturday or Sunday, lalo na pag Sunday, ang daming mga bikers dito, ang daming mga motorista. So punong-puno to lagi itong Tanay Rizal. Pwede kayong mag-camping dito, pwede rin kayong mag-overnight dito para ma-experience nyo yung sea of clouds na sinasabi. Actually, umalis kami ng 4 o'clock ng madaling araw sa Mandaluyong. Then dumating kami, medyo na-traffic tayo sa pagpunta natin dito. Ang biyahe natin, umabot tayo ng 2 hours. Actually, 2 hours ata. Yeah, 2 hours. Kasi 4 o'clock, madaling araw, umalis kami ng bahay kasi akala namin maabutan namin yung sea of clouds. Naabutan naman namin pero hindi kakapal ng clouds yan. Look. So, ini yung mga kasama ko guys. Sobrang layo na nila. Ayan. So hey there guys, today our next stop is dito sa CK Cafe Caterina. It's also an overlooking restaurant kung saan ma-view nyo rin yung nakikita natin na Sierra Madre. Kagaya rin to ng Martisem kanina na pinuntahan namin. So magla-lunch kami dito and siguro magko-coffee na rin. So ayun guys, pag entrance nyo mismo, doon na mismo kayo order. So pagka entrance nyo, diretso na kayo sa order area. And meron sila dito mga delicacies kung saan pwede kayong bumili ng mga product nila dito na binibenta. May mga honey and yung mga sweets na pwede nyong pampasalubong. Meron din sila dito ng iba't ibang flavor ng Sylvanas. Yun yung masarap din dito. Isa sa mga binibili din. First time din namin dito na kumain. Meron din sila dito. Naka-separate yung ano nila, cafe nila. Ang laki ng area nila dito and good spot siya for overlooking. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Hinihintay na lang namin yung order namin. Kain muna kami.